Alright. So ito na nga mga kaibigan, magandang umaga, alauna, no? 1:07 a.m. Good morning sa mga timpuyat natin dyan. And we are now on our final series for the group stage, no, of PGL. And for a final slot in the playoffs, EG versus VGJ. Kanina nakita natin Immortals winning 2-1 against Team Secret. Ay, nako. Talaga. Joke lang, Rain. At ako ngayon, si General Tuna, kasama ko si Rain, ang ating napakagandang stats girl dito. And now, VGJ with Go for the Earth Spirit pick. Kanina, ganito rin yung ginawa nila against Navi. Earth Spirit pa rin. Earth Spirit, Anti-Mage, first pick. First two, actually, yung ginawa ng VGJ dito. But now, Evil Geniuses, from a loss against Mineski kahapon ay kagabi, I think that's a 2-0 loss and almost going for game 3. Yung game 2 nila napak tumagal lang, and that's EG RTZ AM. Kasi oh, tingnan mo yung Earth Spirit, napik agad nila. So nung sa Navi ang standing niyan 3-6-18. Tapos sumunod yung game na yun, 2-8-23. So, bali 18 assists, saka 23 assists. 23 assists. Sobrang paganda ng ginagawa dun. And then, now, Evil Geniuses with the Earth Shaker. So, banatan ito, Earth by Beat Earth with Earth, no? Ayan na nga. So, papabati dyan. Ayan, sabi, no? Mukha lang akong macho, pero babae to. babae ako. Now, EG with the Jakiro. So, this will be the Fear Jakiro and the Crit ES. Ayan na. Seryoso masyado? Hindi. Hindi kami. Bagong gising kasi kami. Ginising kami ni Joma eh. Marapsi pa naman ang tulog. Pero okay lang naman. Worth it naman na gigising ka para sa kanila, di ba? Oh, gigising ka sa mga viewers. Talaga, ha? Now, VGJ Thunder, is doing it. Bloodseeker instead of Anti-Mage yung pinik dito. So, kanina, almost parang Navi, nilabanan nila yung the Dendi Magnus. So, kudos to VGJ na halt nila yung kasi napaka mala-impacto rin yung Magnus ni Dendi. Pero yun din nagpanalo sa kanila eh. Magnus Void. Oo. Magnus Void actually nung yung ginamit nung Navi. Grabe naman to. Pabati Ate Rain, pag nag-champion Mineski may arcana ka sa akin bukas. Sus. Mga talaga eh. Ah, ganyan ah. Mga kon talaga eh. Mga arcana pa sa'yo. Arsendan arcana. Sus. Kung sa amin mo yan ni Joma isi-send, maniniwala kami dyan. Diba? Ayan, extra. Shoutout ako dito at kain tayo having much fun at the moment. Sabi dito ng kaibigan natin, si extra. Alright. Ayan, pa-shoutout dito sa Internet Cafe Batangas. Isa Internet Cafe. Lano kay James Hubert. Evil Geniuses now, binan yung Omni. Eto naman sa kabila, binan naman nila yung Storm ni Sumail. Oh, respect ban. Respect ban. Storm Spirit dito. Kala mo talaga eh. Ayan. Pabati Rain, love kita, promise. Hello naman sa'yo, Aiko 8. Now, EG on their fourth ban. Open pa yung Death Prophet. Neto ni VGJ. Ni Freeze, actually. Mm-mm. Meron pa rin Batrider. Open pa. Yep. Pwede pa. Ni Ayo. Batrider ni Ayo. Ayo. Basta ganun. Ayo. Parang sing Ayo din eh, ng pili na Pilipino. Pabati po mga idol. Birthday lang ng pinsan slice ko. Slice of Bianca. Si Miss Bianca. Ayan na. Paad po sa Facebook. paad daw sa Facebook. Sabi ni Rain. General, ilan gusto mo arcana? Sus! Kahit isa. Kung makabigay ka, okay lang. Huwag mo tanungin kung ilan ang gusto mong arcana. Baka naman maghirap ka. Ha? Oo, kasi... ganito kasi, huwag mo tanungin yung tao kung ilang gustong arcana niya. Bigyan mo na agad. Kasi pag tinanong mo yan, baka maghirap ka. Sabi niya ngayon, 10. Ako basta kompleto lang. Oh. Inako. Kompleto lang. Ay, bali wala yung IO. Walang IO. Walang na isa. Walang IO. Pero ayan, imbis na ko ni Evil Geniuses yung silencer,
binan naman nila. Ay, Diyos ko, meron pang ganun-ganun. Alright. Idol. Pero, yun na nga. Anong gusto kong arcana? LCTV, Lina. May LC ako. Monkey King. May Monkey King din. Ano? May LC ako at Monkey King. Ayun. Ayan na. 20 soy nanonood ngayon. Magandang umaga sa'yo. Score, sir, wala pa. 0-0 pa itong dalawa. First game to. Oo, pero ilan ay yung marko, kagaya ng sinasabi ko, 4K. Pero bawal sabihin yung total. Total. Napag-usapan na namin yan ni Gwenik. Ikaw talaga sinasabi ko 4K, pero ako sinasabi ko 4 digits. Oh. No? At least dun lang. Dun lang. Pero EG, sila ngayon na mag-pick ng Batrider. Instead of BGG. Alright. Sabi na tropa ko, kung mga arcana daw na rain, yung bibilin niya. Totoo ba? 1v1 kayo ni Rain, yung panalo, may immortal sa akin, bibilin na lang ako ng immortal. Bigay mo na kay Rain yun. Hindi ko na kailangan magkipag 1-on-1 kasi alam ko, dudurugin niya ako. Sobrang dami pang open na hero. Nakita ko ang galawa ni Rain, guys. Open pa ang apparition. Pwede pa. Pwede pa nila ibigay. And they could also go for the Necro. Pwede, dito sa BGG Thunder. Open pa yung karit ng kamatayan natin dyan. Ayan na. Iyan na Papi Chulo Jasco, humble. Diba? Sabi dito ng extra. Mm-hmm. Of course, extra tayo pa, di ba? Kasi ako, naniniwala akong, yun na nga, no? Naniniwala akong ganun. Kung papiliin kayo Bimbo Carry or Jules Carry, I'll go with Bimbo. Since na si Bimbo. Jules, nag-ano na siya eh, position 4. So, Bimbo yun na. Para tayo Bimbo Carry. Buti pa to, oh, si Hub... Filipino team, hindi ba alata? Hub3RT7, nasabi dito, Rain, pwede kita follow sa FB, di ba? Hindi nagde-demand ng ad sa Facebook, follow lang yung hindi, gusto. Hindi, siguro kasi alam na nila, since nga na no? Hindi talaga ako nag-a-ad unless na nakilala ko na sa personal. Yes. O hindi nakita yung airport ko, inansya nyo kasi na inansya. Kanina, no? So, kanina talaga eh. Pero eto na, BGG Thunder. Pero teka lang, parang ubus na itong time ninyo, ah. O, extend pa kayo? Siguro nahihirapan rin silang pumili since nga na itong Batrider sa kanila kasi yan. Ginagamit nila commonly. Pero eto na nga, Shadow Shaman yung pinik nila dito. Hindi sila nag-apa. So open pa rin yung Necro. Pwedeng-pwede pa kahit saan dito sa dalawa. Kaya nga, time ka na, extend ka pa. Mm-hmm. Parang naglalaro ka sa comm shop, nagdodota, tapos may biglang lalabas sa screen mo na time ka na. Yan dito yan eh. Maganda-ganda ang hold natin dyan. Tsaka abangan natin yung magiging rotation coming from the Shadow Shaman tsaka dun sa Earth Spirit natin. So, EG, now on their fourth pick, kailangan nila ng hero dito kay Sumail and RTZ. And yun na nga. Sinagutan naman nila yung Bloodseeker ng Monkey King. Lalo na kapag na-rapture siya, imbis natatakbo, lalaban pa yan. Babato yan. Mm. Jinggui Mastery lang katapat niyan. Kain tayo. Ayan. Nasi kandar ayam. Nasi, ano ba na yung nasi? Yung fried? Nasi anda kandar ayam. Hindi ko alam masak yan eh. Mera. From Team Fallen Phoenix. Basta alam ko, nasi ayun. Is fried. Pero naku, open yung AM. Naku talaga! BGJ. Naku talaga. Ayan na. Alright. BGJ ito. BGJ, game winner. Ayan. Basta pero may kasi, AM. Oo, yung AM kasi niya kanina. Dalawa yun ah. Uh-huh. 33k net worth at saka 37k net worth. Mm-hmm. Yung second game niya, yung mas maraming nagawa ay 15-2-6. 15 kills, 2 deaths, at saka 6 assists. 2 deaths lang. Mm-hmm. Naku. Ito pa talaga, yung BGJ Thunder, AM nila game 2 against Nabi, nadurog mm-hmm. yung first, yung 3 AM, tatlong beses namatay yung AM nung 0-3 yan. Oo. Clockwork at APA. Yun naman pala. Clockwork, APA, tsaka yung Ricky. Oo, Cog Smoke, APA Blast, patay yung AM. Then 20 minutes Battle Fury. Diyos pero nakabawi. Na ba? Diba? PL last pick, sabi dito ng ni Team. Pwede. Mhm.
Ayun, itatalo mo naman pusta ko. Sabi dito, wag lang magalit, no? Wag lang mainis. Basta kapag ako nagsabi, wag niyong sundin. Kanina nag-secret 2-0, thank me later ako. Naku, huwag kayo nagtitiwala dito. Kung ano yung sinasabi ko, yung baliktad. Dito. Yung baliktad yung sundin niyo. Kung ano yung sasabihin ko. Ba? Diba? Ayan lang yan. Napapalaban na yan kanina pa. Marami na kasi nagagalit. Simula pa pala kahapon. So, simula pa kahapon yun. Ayan. RIP na yung EG. Kala ko si Christine Reyes yung caster na babae. Ayan. Ngiti ka na. Ayan. Naku. Pero BJJ Thunder, ayun. May pack. Wait. Wait. Raps itong lineup ng BJJ, ah. Oplane pack. Carry, mid yung Bloodseeker natin. Mid Bloodseeker. So, kumbaga, parang nagmiso lang 3-core lineup to. Wow. Medyo maganda-ganda yung gising ko. Kahit pagod tayo dun sa landcast natin dun sa high grounds, napaganda yung tulog. Wala tayong balita kay Herbs, ah. Pero alam ko, Young Minds, back-to-back champion. Yung Young Minds. I think kinalaban nila nung finals is MC3D. Mm. Pero ano yun, ah. Malakas din yung MC3D. Oh, yes. Kaso ano sila, eh. Yung hero pool nila medyo maliit. Ayun. Next Assassin, Mirana, Apparition, Void. Tapos minsan pinapalitan nila yung Void. Mm-hmm. Pero kasi, syempre, once na meron kang Void, tapos pumasok yung Ice Blast mo, sure, Ice Blast yun eh. Kaso siguro hindi rin nila kinaya or siguro na-outplay. Pero dito sa EG, still waiting para sa... Final pick. Si James, ginagaya siya si Shadow Shaman. Si hero ni Sumailian. Ay, Lone Druid! Tama, nakalimutan natin yung Lone Druid ni Arteezy. Nax naman. Ayun. So mid Monkey King. Ngayon ko lang ulit makikita yun sa mid, ah. After a while, the mid Monkey King up against Freeze. Freeze. Ito, dalawang melee. Teka lang. Itatype ko dito yung trade link ko. Tinitingnan ko pa. Hindi ako marunong eh. Puyatat is life. Sabi dito ni ito, Pututoy 2415. Kaninong ex shirt yan, Miss Rain? Malamang sa kanya. Galing kay Kimo. Tinatanong pa ba yan? Mm-hmm. Joke lang, kuya. Pero, alright. Anong IG ko? _ Serlen. Tatlong N. Hindi ko. Team Sir. Team Sir. Eh, siya yung muse ng Team Sir. Sino nga kayo Team Sir? Si Sir Mike yung manager. Di ba? Si Chewable, si Axel, si JM, si RD, si Alo. O yan. Of course. Team Sir yan. Idol. Yeah. Pero dun sa pick natin, send ka. I would go for BJJ. Ako rin eh. BJJ ka rin eh. Kahit na RTC fangirl kasi ako, kaso yung sa pickings nila, ito yung lagi yung nakikita sa kanila. Medyo sumasablay sila lagi sa pickings. Mm-hmm. Na-outpick sila. Alright, so ayan naman ang magpapabati dyan. Ayan na yung trade link ko. Naku talaga. Grabe naman kayo. Ako pa yung sinasabihan yun ng Hunter in the Night. Mga walang yato. Ito na nga mga kaibigan, diretso tayo ngayon sa game. Ayan. Volume or hindi? Sumail, RTC. Ayan. RTC sa kanyang Lone Druid. Si Universe sa kanyang Batrider. Si Sumail sa kanyang Monkey King. Tapos ito namang si Fear sa kanyang Jack. Jackiro. Jackiro. Dito naman sa kabila. Sabay secret naman sa kanyang Earthshaker. Right. Now, dito naman sa kabila for VGJ Thunder na injured yung kanilang may-ari. It's going to be the Freeze Bloodseeker. Rapsico Freeze. Game number one pa lang. May game one pa lang. And the best of three din. So, eto pa. Next, it's going to be the Fade Earth Spirit. So, eto yung Fade na Earth Spirit. Kanina pa to eh. Fade Earth Spirit and sa... Ayan, Sylar AM. Pero ito, Ayo, Shadow Shaman. Wait, Ayo, Shadow Shaman. Offlane, Shadow Shaman? Young. Hindi. Wait, Shadow Shaman eh. Ayo eh. Ito, ayan na nga. So, Bloodseeker din dito. Na gano'n lang. Sasabayan nila yung tri-lane sa baba. Sasabayan na tri-lane sa baba. Tama.
That is Sylar AM. The battle begins. Kanina pa to eh. Kung nakakawanan pa nila. Tatlong bounty rune for VGJ Thunder. Naku, huwag kayo nagtatanong ng pagkain. Nagugutom ako. Bukas pa ba yung Japan-style ramen malapit sa Tomas Morato? Maba pa rin daw. Ayun, maba pa rin daw yung pila. So, matapos na lang itong series na ito, di ka pa makakakain. Ito na nga. It's going to be Sumail and Fear out to the mid lane up against Freeze. Sinuzone out niya naman si Bloodseeker dito. And then, RTZ naman up against tatlo. So, yun na nga yung sinabi natin dito. The tri lane onto the bottom lane. And the top lane naman, Pac against Universe. Sabi natin dito, para hinaharas dito si Freeze sa mid lane para mabigyan ng space si Sumail. So, hindi dapat sa magkamaling makipag-right clickan dito sa Monkey King. Pero sa baba, binato na yung shackles and kamuntikan si Arteezy dito. Actually, Lone Druid kakayanin na naman dito sa bottom kaya lane. Kaya niya naman. Kasi nagmimisto lang dalawang hero na yung kalaban mo dyan with that Spirit Bear. Yun nga lang, hindi rin siya pwedeng magkamaling ibigay yung Spirit Bear agad. Kasi 300 gold yun. Pero yung isa natin dyan, paakyat na rin. Pupunta na rin siya sa mid. Si Earth Spirit. And, yung si Fear dito, lumipat na sa baba. Yung Earthshaker naman yung pamalit sa kanya. Sub daw muna. And now Earth Spirit. And Bloodseeker up against Sumail. Magpapop ba yung Jingo Mastery? Yun yung kinagandahan ng Monkey King. Since nga na melee yan eh. Dalawang melee. Makikipagsabayan yan. Okay, ito na nga. Boundless Strike. Boulder Smash onto that mid lane. Pero nako, hindi na lang natin alam ano nangyayari. Ito ngayon si Sylar. Binatuhan ng Liquid Fire. And mapapaback yung kuya mo dito. Naku, pahintay na lang mamaya umaga. Nasa isa kong phone yung mobile app. O, sige. Whisper mo na din, nakakambala. Ano yan? Arcana? TV daw, TV. TV na. To be decided. TBD? Di pa alam. But pero now, naku. Universe. Ulahan yung buhay. Pinasok. Naku. And naku, parang wrong move yun. Wrong move yun para kay Universe, ha? Merong ano, magic wand yung pack natin dun. Tsaka ano na siya eh, naka-healing salve na. At tinuloy niya na din muna. Dapat nag-back na lang. No? But now it's going to be RTZ and Sylar onto that bottom lane. And yung Jakiro pa rin dito, yung kasangga niya. Earth Spirit naman, parating na rin dito sa baba para tulungan yung AM. Kinagandahan rin dito. Since nga Jakiro yan tsaka Earthshaker, alam naman natin na, ayan, pero nag-go si RTZ. Nako. Juking him out of the tree line, ring around the Rosie. Nandito na rin yung mga kasangga niya. Dito nang lupon, the shackles will be committed right there. RTZ, mamamatay dito sa side ng EG. Medyo napalalim siya dun. Pero yun nga, kagaya ng sinasabi ko, yung Jakiro kasi at saka Earthshaker, gagalaw at gagalaw yan eh. Pero si RTZ, yung hero niya ngayon, kaya niya mag-sustain mag-isa sa kanyang lane. Pero napakaganda ng dance moves dito ni James ha. You know? Shadow Shaman eh. Hindi lang yung galaw, pati yung katawan. Kabisado pa, no? Shadow Shaman, which Doctor Lord yan eh. Si James. At rin, pa-shoutout Hiroshi ng Japan. Hello sa'yo. Magandang umaga na ba dun? Yeah, depende. Basta umaga na rin. Kasi umaga rin dito eh. So now we are 3 minutes into this game. 0-2 and EG is yet to find their first kill of this match. Now it's going to be Io and Fade. Pang ilang or game na to? Up. First game, guys. Fize Pineco from KSA. Nagpapabate. First game. Now they're all smoked up. Going on to that mid lane. And si Sumail ngayon, ang pakay. Ayo, mabibreak yung smoke. The shackles, Bloodrite, rolling boulder in. The Fissure there by Crit. Meron ako, hindi pa nila tinatantanan si Sumail. Nira right click pa. Boundless strike. Nakalaban pa yan. Magpapap yung Jingoy Mastery. Yun nga lang. At dito na si Fear with a dual breath. And kikidlatan lang si Sumail sa mid lane. 0-3. Wasting no time. VGJ Thunder. The aggressiveness dito ng mga support. So, nice. Labanan to ng pagandahan ng rotation. Earth Spirit sa Earthshaker. Jakiro naman sa Shadow Shaman. Pero yung AM natin lumipat na sa kanilang safe lane. So it's going to be Sylar versus Universe. Doon naman sa baba, nandun na yung Pac.
It's going to be Puck versus Arteezy. Ayan lang. Uy. Ayan lang. Ayan lang. Hindi. Galit siya. Galit. Oh, galit si Rain. Galit si Rain. Abati naman so, dito sa LA Ate Rain. Onto this mid lane. And the Blood Right. Binato ng bato dito. Naku! Magpapop yung Jingo Mastery kay Pain. Papaback ng Earth Spirit. And that ends the aggressiveness dito sa mid. Meron ng face boots yung Puck at 5 minutes in. Naku. Lang, hinahabol na yung Puck. Pero 3-0 ah, lamang yung VGJ. And of course, less than 1K net worth sa kanila pa rin. Sa kanila dito. Pero nangunguna sa net worth natin, it's going to be the Monkey King and the Lone Druid. 34-28. Yung mid lane dito, 28 lang. Sa side ng VGJ. But then it's going to be AO and Yang. Masha-shackle, Rapsy 300 gold. And fade. Naku, doon naman sa midman. Nabigyan na naman yung Earth Spirit natin doon. And magpa-pop yung Jingo Master Ape. The double kill ba by Sumail? That's the question. Joking about on the tree line. Ring around the Rosie. Nandito rin si Crit with a perfectly landed that Fissure. And Gamma Chameleon. Naku. Puputok yung Blood Right. And that could have been a double kill. Pero eto na ngayon, the turnaround from the side of BGJ. Sumail, Boundless Strike, and AO will be taken out. Pero isa pang hit dito, and mamamatay din si Sumail sa mid. So, 2-4. 6 minutes into this game. Kala ko nakakadodge yung disguise niya eh. Dodge Worm Transform. Maganda talaga match-up yung MK sa BS. Since nga, melee yun eh. It's going to be Sylar up against the Batrider. Pero sinastack lang eh. I think 5 stacks enough na eh para i-Firefly. But then si Universe, the Shackles will be there. Pero walang follow-up. Boundless Strike, Jingoy Mastery na naman dito. Sisipain pa si Sumail. Hinahanap yung Bloodseeker. Napulahan ang buhay dito sa mid. Sinipa siya eh. Kung hindi siya sinipa doon, mapapatay yung Bloodseeker natin doon. Kahit naka-rapture yung Earthshaker natin doon, wala silang magawa. Hindi nila malapitan yung Monkey King. And now Freeze will go for the Walk of Shame. Walang healing item. And mapapagamit na lang yata ng Shrine. Pero level 6 na yung Batrider natin. Oh no, kinumit yung coil dito kay Monkey King. Dito mama yung Illusory Orb. Hindi na yun. Walang follow-up agad. Pero abutin pa sa dulo ng walang hanggan ng Fissure yung si Yang. Naku, grabe naman yung Boundless Strike doon. Sobrang sakit. Tatamaan pa yung dalawa. Illusory Orb. Magsaspam-spam lang ng Illusory Orb si Yang. And the Shackles will be there. Pero the damage won't be enough. Eto pa ngayon. Like silence. Mr. S. Sumail. Sakto rin nagpop yung Jingo Mastery. Tinamaan sayang eh, kaso hindi nga tinamaan yung pack yung ng Fissure. Then it's still going to be Arteezy. Leading the net worth chart. Leading the last hits chart. I think pati net worth din siguro. Pero pareha silang na free farm na ito ni AM. Ang kinaibahan lang, since nga nagpalit ng lane tong si AM, medyo natatagal mas mababa yun sa kanya. Now, 8 minutes into this game, 2-5. Daro na kasi talaga ni Sumail yan eh. Aggressive masyado. Yep. AM. Ano na yung item ni AM? Hindi ko nakita. Pagka-click. Pero onti na lang eh. Yung Batrider natin. Sobrang lapit niya na sa Blink Dagger niya. 9 minutes in the game. So, Earthshaker. Ate Rain, pabati po. Kalamba. Arcane Boots. Then si Sumail, easy breezy pa rin dito. Yan na tinitingnan net worth wise. Alam, tingnan natin. Yan na nga. Dun sa top. Monkey King. Pero naku, the assault onto the top lane. Dual breath. Nakulong pa sa sariling Fissure dito yung Earthshaker. And Sylar. Mapapablink out. Maganda rin naman yung pagkakablock dun ni ES dun sa Fissure. Since nga, medyo kapatipi pa lang si Jakiro dun eh. And kung hindi siya nag-Fissure dun, mahuhuli din nalang yung Batrider sa taas. Oo, makukuha yung Batrider. So nice decision making pa rin dito kami from the side of EG. But then it's AO filling in the gap on the mid lane, wasting no XP. Pero ang tanong dito, kailangan niya lang dyan mag-ingat. Kasi yung Bloodseeker lumipat na sa baba.
Pero wala pa siya masyadong items. Nantipis coming in onto the bottom lane. Nandito na naman si Arteezy. Nandito si Fear. Yun nga lang, medyo masakit yung right natin dyan. Ni Rapture agad yung bear. Yung bear. Walang pakialam. Susugurin. Na-root pa ngayon si yun yung Freeze. Sure. And the Primal Spring. One hit. Freeze will be taken out on the bottom. Since din nagtipid dun si Sumail, pwedeng-pwede sila mag-transition into a push dun sa bot lane natin. Bot lane. So napasama yung lagay ng Bloodseeker dun sa baba. Pero yung pack natin, naka-invis rune yan. Medyo wala pa siyang mag-go dyan. Ang pwede niya lang i-provide is vision. Mm-hmm. As of now. Nagpapabate. Pugod.com. Pansinin ko daw siya. Ayan na. Pinapansin na kita, men. Hello, hello sa'yo. Magandang magandang umaga. Ayan na. Sinasabi ko na pupush sila. Since meron din liquid fire. Oh, fortifications will be popped from the side of BGJ. Binato ng bato. Yung bear yung MVP dito So, sumasalo na lahat ng tower damage. Sinalupa yung Rapture. Siya rin yung na-rapture kanina. Now, we are 11 minutes. Yung bear yung ipapatid. Pinawi lang mo. Ayun, siya na nga yung na-rapture. No, rolling boulder. Kung mag-isa and the blood right macro fire kinumit na rin dito, mga kaibigan. Bear form. Galit na galit yung kuya mo. Pero to no avail. Mamamatay si Arteezy dito sa bottom lane. Makakancel ba yung TP Fear? And he safely makes it out. Kaso namatay din yung bear niya dun. So namatay na siya, meron pang plus 300 gold. Plus 300 gold pa. Yamanin. AM ngayon, nangunguna sa net kaso worth. Kaso nga lang, dahil nabibigyan na nabibigyan taas tong si Arteezy natin, yung AM naman, medyo umahabol na. Siya na yung nasa top net worth natin. At medyo malapit na siya the sa Battle Fury. Kasi sabi diba nila, mostly 13-15 minutes yung Battle Fury ng AM. The average Battle Fury. Kapag hindi siya namamatay. GG first 10 kills daw, sabi ng kaibigan natin. Mamaya has to hold on to your gold tabs. Wala pa, bilog ang buwan, bilog ang orasan. Bilog din ang bola. Alright. Now, double damage rune, ibibigay kay Pac dito. Hindi ko kunin ng BS. Pero meron na yung 1K ha. On the way na rin pa dagger niya. Malayo-layo pa, mga 1-5. 1-3 pa. 1-3. Yan, nakikita rin naman natin yan. Universe. Nag-expire yung smoke. Looking for a lasso. May blink reveal dito kung sakasakali para sa EG. Ang kailangan nila dito, antayin yung perfect target kung sino. Tsaka nakikita naman natin sa pack yan. Kapag offlane, mas inuunan nila yung dagger. Since nga, hindi muna veil. Kasi nakikita natin veil agad sa mid. Since medyo mapapabagal yung farm nila kapag inuna nila yung veil. Pero si Jakiro. Anong score, kuya? 3-6. In favor of VGJ. Pero kung match ang tinatanong mo. Kung may nalaso dun sa mid. Oh no, about the strike. Freeze will be taken out and the blink reveal yata dito. Para kay Universe. That puts him up to 4-6. Makokommit yung Mass Serpentor dito sa bottom lane. And first tower will be taken out after 13 minutes. Hindi pala. Si Arteezy pala yung makakatake ng tower dito sa mid. Naunahan niya pa. Boundless strike. And mamamatay si Sylar. Ito yung dapat gawin ng EG. I-shutdown yung AM habang wala pa masyadong item. Para ma-delay ng ma-delay ng ma-delay. Oh. Yun nga lang. Kahit na merong nakuha, ayun na yung pause natin. Kahit merong nakuha na objective tong si Shadow Shaman at Pac doon sa baba. Dalawa yung namatay sa kanilang hero. Nakakuha pa si Arteezy ng isang tower doon. Rain, pansinin mo naman ako ha, CJ here. Okay na. Casting heaven, di. Gabing-gabi na may yung sa baba namin na unit, may bata kasi. So baka ireklamo na naman kami noon. Alright? Kung okay lang sana kung hindi kami lumipat ng unit, mapaparapgad na ako, no? Ayan, sa Cavite, Clipboard CJ, binabati ni Onyx Sivan. Ate, pabati naman from Qatar, Shukran. Now it's going to be Sumail and Fear onto the top ayun, lane. Ayun, meron BGJ, silang smoke. They're all smoked up, looking for blood. Looking for blood nga ba? Yung magiging tanong. Magsiscan yung Radiant, wala silang kinuha. Makukuha. Kahanap pa rin. Gusto nila din kunin yung top lane. Since nga nabibigyan yung carry nila, sila din gusto rin mamigay. Gusto rin nila bigyan yung carry ng kabila, no?
Kaya na nga makakapag-plant ng ward dito si Jade. Piniping nila yung top lane. Pakiikutan yung dalawa. No, it's going to be Fear. Naku. Being caught in the crossfire. Ayan na nga po. Binato ng bato. Batuin mo ng tinapay. And the shackle will be committed there. Matic Fear will fall. Apat yun nandun sa bay na silence pa siya. Para makatakas si Sumail. Mm-hmm. Magpapakita na lang siya. So, na nga. Mamaya yung mga batian natin dyan. Eh. Oo. Medyo focus muna tayo sa game. Now, 15 minutes into this game, broadsword dala yung kulang. Mm-hmm. I mean, Claymore. Tama ba? Claymore na yung kulang dito. Earthshaker, matagal-tagal pa konti sa kanyang Blink Dagger. Pero importante dun kasi yung may initiation na sila with that Batrider Blink. Tsaka yung choice nito ni RTZ na sa kanya yung items, susulitin niya naman yung long range. Paging long range siya. Paging long range ng Ursa. Oh, gumagamit ako ng Ursa. Ano ko, Ursa? Ay Ursa. Lone Druid. Lone Druid. Bear kasi. De, sige, ano, tulog ka muna. Mayana after nito rin, matutulog talaga ako. Joke lang, ayoko mag-isa mag-cast. Oh, sabi sa'yo, di ba? Pero ayun habang nangyari yung lahat, eto naman si Shadow Shaman natin. Kumuha pa rin na objectives dun. Naman objectives sa top lane. And do no contest from the side of EG. It's going to be VGJ. One less tower to worry about. Bottom at the top first tier, wala na. 16 minutes into this game. And RTZ. Ayun na yung Blink Dagger nung paknat. Medyo lang 16 minutes in the game. Pero okay pa rin. Ayun. Oh no, na-rapture yung Lone Druid dito. Nandito yung pack. The TP is there. Cancels the TP with the coil. The Fissure aabutin sa dulo ng walang hanggan, mga kaibigan. And RTZ desperately trying to fight pero mamamatay. Makakabawi rin ng kill dito. Ayo will be taken out sa top lane. Pero not a good trade for EG losing RTZ for a support ng kabila. Lug. Sorry, sumabit yung boses ko. Sinasadya. Inom muna akong tubig. Tubig muna rin. Ako nang bahala lumaki, dito. Lumaki lalo eh. Now it's Jade and Yang onto the riverside. So kanina yung top natin sa network, si AM. Pero ngayon nakita bumalik mo naman. Bumalik na naman. Dalawa galing sa EG. Monkey King at Lone Druid. Mm-hmm. Yung AM naman, number 4 ulit. Naku, nakakaba daw yung bet niya. Ano bang bet mo dyan? First 10 kills daw siguro. 8 na yung VGJ. Ah, okay. So parang first 10 kills yata sa EG ito nakabet. Now, VGJ, 2 kills na lang kailangan nilang gawin. Naku. Pinipin nila. Nakita. May vision si Jade doon sa universe. 3 coming from the side of EG yung nandito sa baba. Delikadong lagay, but eto na yung lupon. Eto na hukbong sandatahan ng BGJ. Nag-ahanap dito ng kill. RTZ onto that bottom lane. Rolling boulder. The coil kinumit. Magnetize is there. Macro fire and ice path. Mamamatay dito si RTZ. One more kill. Pero naku, andito na rin yung Batrider with the lasso. Onto that Bloodseeker. Di pa tapos ang laban. Perfectly landing the Fissure crit. MVP yung kuya mo. Makokommit na rin yung Mass Serpent Ward. Pero di pa tapos ang laban. Wala pa namamatay dito sa side ng BGJ. Boundless strike. And eto na si Yang, face ship, and mamamatay dito yung puck. So, 1-for-1, and dyan, matatalo yung Itbulaga. So, pero na. Maganda pa rin naman yung naging start nila, tsaka naibigay rin naman ni EG yung lasso, tsaka yung boundless strike. So, okay pa rin. Parang, tsaka yung macro fire, nabigay din. Oo. Pero parang feel ko, sinabi ko sa sarili ko, parang may kulang. Yun pala yung kulang, the Earthshaker Echo Slam. Oo, oh, wala. Hindi niya naibigay. Hindi since wala pa rin to. Siyang dagger, tsaka nag-iingat din siya eh. Gusto niya nang mapalapit dun sa dagger niya. Dagger since niya. Kanina pa nga rin na didelay yun. Ayaw niya mag-take ng risk din dito. It's going to be 7-9. So, 1-for-1 for both isa teams. Na lang, buhay pa daw yung $15. Buhay yeah. Ka, buhay pa. Relax. Mm. Okay? Buhay na buhay pa. Meron tayo dyan kapag manalo ka. Hindi kasi ako marunong mag-bet dyan, kaya hindi kita mapapayuhan. Pero, good luck. Ako, pinaka-expert sa pag-bet. Huwag kayong makikinig kay General. Yun lang. Inaway, binubuli na ako ni Rain. Grabe ka naman. Pero eto na nga, meron ng Battle Fury si Sylar dito at 19 minutes. Ano yung sabi mo kanina? Gano? Kanina, game 2 against Navi, 20 minutes Battle Fury yun. And bawi-bawi. Pero nakabawi pa rin siya. Then, 3 beses siyang namatay. Mm-hmm. Now, walang ginagawa yung EG para i-shutdown tong AM. Kasi pag nagtuloy-tuloy tong AM na to, insurance policy talaga to ng BGJ Thunder.
It's going to be 19 minutes in and biglang tumahimik yung mapa. Ako, nadamay daw siya sa'yo, General. Nadamay ako kayo. Nandito po kami ngayon sa New Manila. Alam niyo na po kung saan siya pupuntahan. Sino? Bakit pupuntahan ako? Hindi naman daw. Oh, akala medyo ko lang, naman, pero ipapamigay ka namin. Papamigay mo ko? Easy Arcana, tatlo. Papamigay muna ako para sa Arcana Rain. Grabe pero ka naman. Yan. Huwag ka dun sa mga kaibigan mong ipagpapalit ka sa Arcana. Yung pack naman dito, magbe-velob. May velob Discord na. And nako, holding na holder sa may Roche Pit. Sinek na lang naman kung merong nandun. Since wala nga, medyo kung may tao dun, sabit siya, sabit siya dun kung may tao dun. But then it's going to be crit. Nag-iikot-ikot. Kasama dito yung Bat Rider looking for someone. Piniping sila dito. Yung coil makokomit. OMG! It's going to be the kill on Earthshaker. Tapos mayroon pang rapture doon. Fear. Oh no! Tatakbo. Liquid Fire. Dual Breath. Oh, sisipain. So nice. Napakagandang combo nun kapag naka-rapture ka. Sisipain ka. Rapture sipa. And now, ayun, GG na daw. EG losing 2. And objective gaming dito ni Ayo. Ayun na naman. So habang nangyayari nga yung lahat, naalamangan na naman sila ni VJJ dun. Sa objectives. Mm. Ayan, makakukuhanan pa sila ng objective na naman. Tapos dalawa pa. Dalawa pa yung namatay sa kanila kanina. So not looking good ang EG. But then VJJ in their good form dito sa game na to. Yung illusion ang tatapos. Na-deny pa yung tower. So, no gold here for BGJ. Pero meron ng dagger itong sa Earthshaker, ha? Kabada ang bet. Wala na next time. Ubus na item ko. Okay lang yan, guys. At least, they're giving us good dotes. It's going to be Yang. Gusto ko ito sinabi niya. Follow your heart, man, not your friend. Tama. Totoo. And then, kapag hindi mo friend, malamang sa malamang, huwag mo nang ipollow yan. Pero eto na nga, the rolling boulder initiation. The lasso is there, mga kaibigan. And the Wukong's kumating ko kumit sana. Pero nako, the three-man coil by that pack. Boundless strike, Pain will be taken out. Pero nako, tapos na bang laban? Nagkakabulan and mapapa-disengage dito ni VGJ Thunder. Wala na sila ibang means of initiation. Nagamit na rin yung pack without the, without the follow-up. Now, easy 300 gold na naman ba dito? Para kay makaka-uwi yan. Makaka-uwi yan. Pwedeng-pwede kasi, nasubukan ko yung combo ni Lone Druid at Bloodseeker din eh. Rapture plus yung third skill na yung takot, yung parang third skill, tatakbo. Pero habang nangyayari yan lahat, itong si AM natin, meron ng yasa. Tapos onting-onti na lang, pamanta na. Onting-onti na lang, 3 AM na. And tapos ang maliligayang araw dito ng EG. Pero yun nga, kahit na nakakuha na ni VGJ yung mga objectives, eto namang si EG, kumukuha rin dun sa taas, pero may smoke coming from VGJ. May naaamoy sila dito, rolling boulder initiation. Uy! Coming to that Earth Spirit, pero nako, di magkoconnect. Eto na ngayon, tapos na-hex pa yung Earth Shaker and Crate will be taken out. TP out si Monkey King, makakancel ba? Yes, it is, makakancel ng rolling, makakancel pa ng boulder smash yan. Nira right click si Monkey King, sumail. Mag-boundless strike pa sana to no avail. The double kill by AO dito sa top lane. Napakaganda nung ginawa doon ni Pac. Inuna niya agad si Earthshaker since nga meron na ring blink dagger tsaka kanina pa nga hindi nakukumit yung Echo Slam eh. Holding on to that Echo Slam talaga yung Earthshaker dito. Now AM, nabigyan ng space sa mid lane. Rap si farming. Parang nandyan na yata sa, iniintay na lang yata yung manta nito ah. Lodi, laglag na po la Navi, ZX Clavan. Ayan. Laglag na po yung Navi, natalo sila ng BGJ kanina, 2-1. So eto yung EG at BGJ fighting for a slot sa playoffs ng PGL. And fighting for a secured 30 points din. Nako, yun na. Dewards. Meron ng gem si Batrider. Magde-deward at magde-deward lang. Sipag naman ni Ate Rain at Sir Jazz. Kanina pa sila dun sa TNC Cup. Yung nakakita ng kakulitan ko sa TNC Cup. Sorry. Ayan. Di yan mababasa ni Queen Nick. So wala tayong magagawa. Now it's going to be EG. Oh, smoked up. Sila na naman ngayon na maghahanap ng kills. Sila na naman maghahanap ng very important pick-off. Lahat ng pick-off dito importante para sa EG.
Pero hindi yata pick off yung pakay nila. Okay, gusto nila mag-pick off eh. Once na makakuha sila ng pick off, pwede sila kumuha ng objectives. Pwedeng tower, pero sila kumuha ng Roshan. Yun nga. Pero ang tanong, sino? Kasi watak-watak ngayon yung BGJ. Anong pinakamalapit sa kanila? It's going to be the Shadow Shaman. Yun, nakita ko ng laban ng Mineski, 7:20 PM. Ayun, 7:20 PM. And then that was, I think, Mineski Nabi. Pero nako, eto na nga mga kaibigan, the Blink, Lasso Initiation, Primal Spring, and yung Shadow Shaman, at least, taking down one. It's naku, going to be EG. Naku, na yung mga bataan niya. Yung Rapture, kinumit na dito kay Sylaber. Pero walang follow-up coming from the side of BGJ. And makakatakas dito yung EG. Without losing anyone. Tsaka si RTC. Gustong-gusto niya na makuha yung Lincoln Sphere niya. Yes. Sinong waiting sa Grand Finals? Wala pa. Group stage pa lang. Group stage pa lang to guys. Sinong nanalo sa TNC Cup? Young Minds, Young Minds pa rin. Back-to-back champion. Pero eto na sa top lane ngayon. AM, nanganganib yung buhay. Pero walang laso itong Batrider dito ha. Kukulitin niya lang. Mapapablink out yung AM. Alam niyang nandito yung hukbo ng EG. So kailangan niya mag-TP. Kanina rin ha, nakita namin yung TP, 7 TP sa AM ng BGJ. 7 TPs. Seryoso? Seryoso yan. Pitong TP. 7 TP diba, Joma? Grabe yun. Handang handa. Laging handa eh. Boy Scout na Boy Scout yung galawan niya eh. Pero itong si Bloodseer natin, medyo di natin napapansin, pero onti na lang pa Radiance na siya. Radiance na pala. Tahimik lang, no? Tahimik lang. Yung Skyveil medyo laglag eh. Laglag yung Skyveil. Natalo sila ng MC3D sa lower bracket. Oh, manalo dito kakalaban yung LGD. Ang siguradong pasok na sa playoffs, LGD, Immortals, Mineski, at yung mananalo dito. Oo. Pero nako, the Lasso, Blink Lasso Initiation, Primal Spring na naman dito. Here comes the pain and the VGJ losing that Bloodseeker. Napaka-importanting pick-off dito sa EG. At medyo bumaba na yung lamang ng gold neto ni VGJ. Ah. 2K na lang yan. Pero yung AM natin, meron na siyang basher. Yung ginagawa ng EG na group up Dotto dito, maganda yung initiation nila eh. The Lasso, Fissure, Primal Spring. And malamang sa malamang may mamamatay talaga. Tsaka alam naman kasi nila na hindi magsasama-sama yung dark team natin, yung VGJ. Since nga AM yan eh, magsisplit push at split push yan at saka magpa-farm. So napakagandang decision making nun. No Liquid daw. Yes, no, walang Team Liquid kasi yung invited dito, EG and LGD yung invited. Actually, maganda rin para sa Liquid yun kasi gusto rin nila ng pahinga. Pahinga. Tiyan mo naman, coming from the Star Ladder, PGL, tapos ESL1, wala na yung pahinga yung players mo nun. So maganda talaga yung meron kang isang tournament. Para naman hindi kayo mamatay sa fatigue. Nag-focus din sila sa majors. Eh. Oo, sa major. Pero etong si Monkey King natin, ha, meron ng BKB yan. Ano yan? Oo, naghahanda sila. Naghahanda sila. Kasi meron na silang 150 points eh, sa Dota 2 Pro Circuit. Lamang na lamang na sila ngayon. Sila yung ngayon nasa unahan. Three times pa nilang na-defend yung title nila sa Star Ladder. Now we are 28 minutes into this game. 10 to 13. Yung palitan natin. And yung bear, magandang pinaginagawa dito ng RTZ. Pinapascout yung bear dun sa jungle. Pinapascout niya lang. Kasi kapag nangyari yun, maiilang yung AM mag-farm. Oo, totoo yan. Pero yung Liquid, napakagahaman niya. Aatendan nila lahat ng mga LAN. You know, kailangan nila ng pahinga. So, hindi sila umatid ng PGL. Pero narinig ko, yung MVP sa ESL1 Hamburg, mananalo ng Mercedes-Benz. Bibigyan ng Mercedes-Benz. Yes, yes, yes. The MVP, mananalo ng Mercedes-Benz. Yeah. So, di ka lang panalo, may kotse ka ba? May car ka ba, no? Ay, nasalian na ba yung Virtus Pro? Nung All-Star Weekend dito, nandito sila. Virtus Pro. Pero nako, isang mabilis na rush take para sa EG. They have the EG's advantage now. What more could they ask for? They could take a fight agad. They have the Echo Slam. They have the Wukong's Command. Meron at silang Blink Lasso. At naka-BKB na yung Monkey King. So, eto na yung MVP natin. Ayun Urbs naman pala. Woo! MVP.
Kahit medyo na sermonan, worth it ang pag-sermon ko sa'yo, di ba? Sermonan mo yan? Hindi, parang inaansya ko siya doon habang nagkakas, ginukulit ko doon. Okay lang naman yung solo cast natin dyan and yung grand finals. Kamusta mag-cast ng grand finals, men? Okay lang daw. Swerte mo nga, pinakast ka ng grand finals agad din, no? Mm. Ako, bago lang ako, di ako nagkakast ng grand finals. Ako, tahimik na lang. Itzy Kaplan pa. Now, it's going to be EG. Back to the drawing boards din yung BGJ. Yung Batrider natin may Yules na. Binibigyan talaga ng sapat na space yung AM. Pero sabi dito ng EG, dito tayo. Sabi ng Batrider, malamang sa malamang nandito yung AM. And I think their guesses would be right. Nice blink out. AM nakita. The lasso. Blink lasso initiation na naman. Boundless strike, Wukong's command, kinumit na nandito, and that Fisher, and the Echo Slam, binato sa mukha ng AM. And now, EG shutting down that anti-mage. Maganda yung kanilang parang game plan. Maganda yung ginawa nila doon. Kahit nakumit nila yung tatlong malaking skill nila, Wukong's command, Echo Slam, tsaka yung lasso, kasi alam nila makakatakas at makakatakas si AM, tsaka yung AM na pinick off nila, nasa top ng net worth natin. And now the Yules on the Earth Spirit Ice Path. Nako, makaka-pick off din dito yung EG. Ay, di makaka-pick off na naman pala na naman. Yung EG. Alright. So, yun na nga. Nagtatanong dito, yung Happy Feet, hindi makakapaglaro sa ESL 1. It's going to be Fanatic. Oh. Yan na yung sinasabi ko. Yung Lone Druid natin. Meron siyang Aegis, meron pa yung Lincoln Spear. And then, kasi yung Rapdotonin mamaya dito ng Bear. Ito yung EG, meron din silang insurance policy. Mm. No? Yung kung may AM yung kabila for late game, ito namang EG, meron yung Lone Druid for Rakdoto. Kapag if worse comes to worse, bibili nila ng Aghanim si Artisi. Nako, yun na Fissure. Oh no, the Primal Spring. Nice block. And isa-isang napipitas dito yung BGJ, ha? And the BKB reveal din dito yata. Hindi, kanina, kanina pa yung BKB. Kanina pa pala gumamit ng BKB cinema. Alright. So, mas maganda talaga pag apat yung mata mo, no? Oh, the Ice Path, Monk. Eto na ngayon, sila na naman. Guys. Kinumit na lahat. The Macro Fire nandito rin. And mamamatay si Fear. Sylar, nanganganib din ang buhay dito si Jade naman. Nandito na yung hukbo. The Hex onto that RTZ. RTZ taking down Jade. Two down from the side of BGJ Thunder. Pero parang watak-watak dito yata nagkatalo-talo lahat. Di alam. And the Boundless Strike seals the deal on that AO. Magagamit yung Aegis of Immortal. And yung AM still standing tall. Napakaganda ng ginawa ng Aegis doon. Naglagay ng Master Pan Wards itong si Shadow Shaman. Lumayo sila doon. Alam nila na sobrang sakit ng damage na madideal nun eh. Mm-hmm. Sabay, habang nangyari nga nila, sobrang dami nilang pwedeng kunin. Kahit nakuhanan sila ng Aegis, meron pwedeng sila kumuha ng objectives. Pero as of now, merong haste nung si Batrider. Tapos, ayan, kung niyulis niya yung AM, guguloy niya lang sa farm. Then, mapapablink out. Maiilang na yung AM. Mamaya, isang pick-off na naman, maiilang yung AM. Pero I think hindi na kailangan mag-farm ng AM dito. Pero meron na siyang Abyssal Blade. Yan, sinasabi ko. And kulang na lang dito, Butterfly eh, para sa AM. Six slots na agad yung AM natin. Yung Bloodseeker naman yan. Natin, medyo malayo-layo pa sa kanyang pangarap na BKB. And it's going to be Young. Easy out. Hindi naman naman pinakita dito, Sumail and Freeze. 12.5k hero damage yung nadideal. Net worth naman, lamang na lamang si Sumail. 17.1, 11.5 dito yung Bloodseeker. Tsaka yung kill participation nila, 86.7% sa 71.4. Now, 15 to 14 and EG taking the lead after 33 minutes. Ngayon lang din lumipat sa kanila yung 1K. And Monkey King din. Di pa paul eh. Mag-aabisal din yan. Mm-hmm. So, pantapat dito sa anti-mage kung sakasakali. Yes, the Jingo Master. Kapalag-palag pa rin to. Nako, the smoke. Five-man smoke. Coming from the side of BGJ. Sila ngayon. Hahanap. Meron rin silang gem dyan. Ginan mo naman ang ginagawa dito yung bear. Binilagyan ng Mjolnir yung bear.
Okay. Pero Rich mukhang shaker. Handa. Handa ang EG. Mabibreak yung smoke. They have vision onto that AM. They're pinging him out. They're pinging him out. Na-hex pa dito. Inuna yung si Universe. At dito na nagkatalo-talo. Magnetize kinumit. And there's the two-man coil. Hindi pa tapos ang laban. Galit na galit yung kuya mo dito. Wukong's command will be committed. There will be the macro fire. Pero nako, one down from the side of BGJ. Two down from the side of EG. Pero di pa tapos. Yang mamamatay din dito. Two down from the side of both teams. Magnetize will be committed. Binato ng bato. Batuin muna tinapay. RTZ will fall. And make it 3 for EG. 3-4-2 exchange doon. Napakaganda nung ginawa ng VGJ. Taking the better end of the team fight. Inuna nila yung Batrider. Alam naman natin, yun yung mag-initiate lagi ng fights na yun yung nangyayari kanina pa. Siya yung MVP eh. Tapos, hindi rin wala rin yung no Echo Slam natin. Oh, hindi nabato yung Echo Slam. Which is, yun sana yung magiging game changer sa team fight na yun. Ayan yung replay natin. Replay. Inuna yung Batrider kasi... Binatuan agad ng Master Serpent Wards yun. Inikutan nila. Sige, kaya mo yan. Inikutan nila dito somewhere. Oo, nakaikutan. So, yung Wukong's command kinumit, pero nakulangan lang yung EG dun eh. Tsaka si napop din yung link ni RTZ, kaya na-rapture siya. Kita mo, hindi siya makagalaw. Nag-stay lang, tumayo na lang siya dun. And Monkey King, mag-T3 dance out. So, RTZ, sabi niya. Ay, napabuntong hininga. Ay! Andito yung director ng Showtime mo, nagdodota rin pala. Wala akong alam dyan, ha? Director sa Showtime. Ha? Takot mawala ng trabaho. Ayaw ko mawala ng trabaho. So, yan na. So, 17-17, 36 minutes into this game. Less than 1K na lang. Buhay na ulit lahat. Pero yung AM natin, nangunguna pa rin sa net worth, standing at 20K. Pero di na masyadong nalalayo yung Monkey King doon. Kanina kasi halos 4K yung lamang nung AM. Well, si Monkey King magfa-farm na naman for his AC. Pa-shoutout, General Akiyakawa. Uy, hello, hello sa'yo. Lagi ko nakikita yan. Oh, laging nanonood yan. Subscriber din, subscriber ko rin yan. Ano laba tayo dyan? Ako, meron ako. Siyempre. Huwag ka na magsabi na meron ka kung di ka naman mamimigay. Siyempre. Share your blessings, no, Rain? Yung... Kahit loading screen lang, mamigay ka naman dyan. Oh, ang importante, mahalaga. Yun. Now, BGJ Thunder. Wala pang objective na nakukuha ever since kanina. Ayun naman pala, darating na week, General, meron. Ayan, darating na. Alright. Sa ibibigay na yata. Ayun. 1 week, Rapsi. Ayan, kukuha naman sila na objective dun sa baba. Ito na yung macro fire, kinumit na inyong illusion. Magiging MVP. Pero maganda yung wave clear nito ni EG. Tsaka yung ampas-ampas lang ni MK. Naubos agad. Pera yung agad natin dyan. No? Pabati naman po, Scarlett from Dubai. Hello sa'yo. Thank you. And EG, with a 5-month smoke of their own. Game 1 pa lang to. Yes, game 1 pa lang. Game 1 pa lang, grabe na yung mga galawan natin dito. At tie na yung score natin, 17-17. And ngayon, EG will try to shut down the AM again. Ayaw talaga eh. And nakita... Nako, the lasso initiation again dito. Yan. And the Primal Spring, binato na lahat sa Anti-Mage. Mm-hmm. And Anti-Mage will be taken out. So alam na natin kung saan napunta niyan. Pwede silang kumuha ng Tier 2 Tower. Meron ding top towers doon. Pero medyo malayo-layo yung creeps natin dyan. So, clear mo na lang yung creep wave. It's going to be Jade nandito sa mid lane kasama yung Shadow Shaman. And of course, the Puck. Ang tanong, igugo ba nila to? Magkakakitaan ba? Yung bear talaga eh. Yung bear na nilalagyan ng Mjolnir. Nasa ROG event ba kayo sa 26 to 29? Si Kuya Nick. Malalaman natin yan. Malalaman natin. Alright. Kinakabahan ako, sabi ni Mr. Casey. So, back to the old drawing boards dito yung BGJ. Hindi nila pwedeng mamatay na naman si AM nung tuloy-tuloy dun. Kasi yung blink initiation, at saka blink dun lasso. Nga sa pagkamatay niya, umangat naman to si AMK. Pero dun, dito matatalo yung kinuha yung 300 gold Rapsi para sa BGJ. Pero ang kinagandahan dun, yung bear naman kasi, wala rin siyang item. Ginagamit lang talaga siya ni RTZ, pang scout. And pang clear din lang siguro ng creep wave dito.
Inilalagay na ng Mjolnir. Pero yung sieging capability ng Bear, fortifications will be popped from the side of BJJ Thunder. Whole squad. Squad goals dito yung EG sa may mid lane. And they will take down the tower dito. Second tier middle tower. And out na sila. Nakuha na nila yung gusto nila. They could easily go for the Roshan. Saka nasa kanila yung control dyan sa Roshan. And meron na, silang, may butterfly na si RTZ. Ayan na kayo sinasabi mo. The butterfly. Pero yung Bloodseeker may Manta style na rin. Ayan na. Bilis nung pagkakuha natin ng Roshan. Oh, lasso. The lasso. Initiation na naman dito. Sa Shadow Shaman. Masusunog at masusunog. Si Ayo plus the Aegis of Immortal pa dito sa side ng EG. And Yang, mapapa-blink out. Pre-ship blink out lang. Nakuha yung Aegis? Yan, nakuha ng Aegis. Sabay na matay pa si Shadow Shaman. Shadow Shaman. Mm. So, Rapsi again para sa EG. Idol, pabati naman kami dito. Mineski, San Pedro, Laguna. Uy! And go $1 Laguna. Sa EG daw. Sylar naman dito. Pa-simple lang yung ginagawa. Magpa-farm at magpa-farm lang. And at the same time, uy, nabigyan na naman dun yung pack. Kanina pa yan eh. Kanina pa makulit yung pack eh. Tsaka kita mo naman na yung napakaganda ng ginagawa ni Batrider. Ikot lang sila ng ikot sa mapa. Dalawa lang sila or kompleto man. Meron at meron silang napipick off. Hindi nasasayang yung paggagala nila. Oh, shoutout naman po sa GF ko si Donna May watching from Doha, Qatar. And yung AM nagfa-farm dito na sa side ng EG. Kasi binaba pa yung cheese ah. Dominated ng EG yung jungle ngayon ng BJJ Thunder. So the safest place para makapag-farm yung anti-mage is away from that neutral jungle. Pero kailangan niya mag-ingat. Since na merong Aegis advantage, wala kasi siyang pang-buyback. Go-go at go-go yan sa mid. Now, EG, the gold swing again sa side nila. Pero magandang dito, yung high ground naman ng BJJ Thunder. Kita mo naman. Pwedeng mag-spam at mag-spam ng blood right yan. Ito na yung blink initiation. Onto that fade. Fade will fade away. Kasi may blood right o wala siyang pakialam. Kukuha na sila ngayon ng tower. Magkukuha pa ng rocks dito yung EG. And EG, easy, I stand corrected rain. Nakala ko BJJ. Pero EG pala. Uy! At abang nangyayari yung lahat. Yung AM andun sa baba. Nagalit na galit yung kuya mo dito. The base race is real mga kaibigan. Mamamatay yung mamamatay si Ayo. And walang magbiblink coming from the side of EG. RTZ, lumalaban. Binabanatan ni Freeze dito. Magagamit yung Aegis of Immortal. And yung Monkey King, mapapa-TP out na lang sa baba. Para lang to defend the rocks. Nakakuhanan sila ng tier 3 tower. Kanina so pa ako nabubulong. Pwede nang kumuha ng... oh no, this is not looking good for BJJ. Uy! The macro park kinumit dito kay Sylar. Sylar with the blink out. Aabot ba yung burn? Pero nope. RTZ, siya yung tatakbo. Simot na simot ni Freeze. Uy! And the Echo nice, Slam! Slam! Pinatos sa mukha! And eto pa, pero here comes the pain. Si mamamatay si Fade. 4 down from the side of BJJ Thunder. Dalawa lang from the side of EG. Pero dalawang core yun. Oo, dalawang core nila. Yung Monkey King yung natitira dito. May Wukong's Command pa naman. So, let's see how this will turn out. May buyback yung Bloodseeker. Ang kayang pwedeng gawin dito ng EG. I-force yung buyback dito sa side ng BJJ. Ayan na nga sinasabi mo. The Earth Spirit and Bloodseeker buyback. And out na ngayon yung EG. Maganda rin yung... ayan yung replay instant natin. Instant replay. Napasama ng position dito yung AM eh. Blink out. Wala pa rin siyang Echo Slam dun. Pero naman, binato yung Abyssal. Tingnan mo ang nangyari. 1K Sumail. Gold yun ah. Sakit. Tanggal ang monster kill. One day millionaire yung pack dun ah. That's going to be Sylar. Tutuloy-tuloy dito sa top lane. It's still anyone's game, Rain. Mm. Kahit sino pwede pang manalo dito with the wrong decision making, wrong initiation, lahat. Pwedeng mangyari pa. Ang abangan natin dyan, kung sino yung makakuha ng mas magandang objective at saka kung paano nila gagawin yun.
Ito na naman yung gagawin ng DJJ. They will try to force the buyback onto that Monkey King. Kasi nag-buyback dito yung Bloodseeker at yung Earth Spirit. Now, iko-commit yung Mass Serpent Ward sa tower sa taas. And the technical pause coming from the side of EG. PC Crash. Bat Crash. Bat Crash. Bat Crash. Kasi siya. No. Pero solid ang tulugan ng mga nung dalawang unggoy dyan. Hindi ko na sasabihin kung sino. Pero grabe, pagod na pag... Ay, sumagot yung isa! Ako, sumagot yung isang unggoy dito. Sumagot. Gising ba pala? Si Herbs pagod yan. Oo. Tapos na dapat kanina. Kanina pa, may AM lang. Nag-reconnect. So, nag-reconnect na. Bumili na sila ng bagong PC. And eto na. GGG. EG. Pinapasok na yung bahay. And eto na yung Blink Initiation coming from the side of EG. Nako, Wukong's Command kinumit na rin dito mga kaibigan. Mamamatay yung Anti-Mage. Sylar will be taken out. Fade, mamamatay din from the side of BJJ Thunder. Pero mapapakomit ng mapapabuyback pala yung Monkey King. Mm-hmm. The Yules on that pack. Ice Pat, Binato, and Pack will fall. The triple kill by Sumail. Napakasulit ng buyback niya dun. Lag ba ngayon ng C-Server? Ewan ko. Hindi ko rin, wala akong alam. Nag-buyback. So, maganda rin yung ginawa dito ng BJJ Thunder. Pero yung forcing item, the buybacks. Pero yung item rin kasi ni Bloodseeker, medyo na delay masyado na ito ni EG. From Batrider, so, 3,000 gold. Ano ba yung bibili ng Batrider? Buyback muna. Pang buyback lang, no? So, wag na muna magbili ng item kasi this time, crucial na crucial yung state ng game ngayon. So, sobrang kaba niya daw nahulog yung phone niya na kuingatan mo yan. Kasi yung phone na yan, pag mabigay mo yan sa kaibigan mo. O yun, nag-buyback naman yung pack natin dyan. So, na for, eto, i-force ba nila yung buyback sa AM? Hindi na. Pero, kung ipupush nila, mapapabuyback talaga yung AM. Ayan na nga, yung sinasabi mo. That's pero going to be RTZ. Pero kasi 27 seconds na lang siya eh. Leading the charge onto the top lane, sieging this third-tier top tower. Mapipitas na naman yung top lane dito. And the lasso initiation. Mapapabuyback yung anti-mage dito mga kaibigan. Here comes the pain. Tuloy-tuloy lang yung EG. At nako ang anti-mage nag-aabang lang dito ng mapipitas. And now they will take the rocks. Tapos nako, yung kanina na pa 1k lang. 13k na yung gold lead nito ni EG. So kanina 7-13 yung standing, ngayon 29-20 in favor pa sa kanila. Yun na. So walang buyback yung Bloodseeker. EG will try to will take. Pwede lang kunin tong eto yung shrine sa baba and mag-force ng mega creeps. Ako sure ka ba si General yung tinatanong mo diyan? Ano yung tinatanong? I need your prediction, Execration or Fanatic? Execration 2-0, take me later. Pero ako kasi, wala kasi dun si DJ ngayon. Oh, wala si DJ sa Fanatic eh. Si Net yung nandun eh. Dating so Fanatic, dating WG Unity. Sobrang MVP nga ng Batrider. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Kaya inuna siya dun sa clash, dun sa medyo malapit sa rush pit. At now, 20 minutes into this game. 15k net worth lead para sa EG. They're storming. Knocking on Heaven's Door dito yung EG. And Bloodseeker, wala pa rin. RTZ. Naku, walang makakapigil. Leading the charge. Monkey King nandito na. The Primal Spring. Wukong's Command kinumit na rin dito mga kaibigan. And the Macro Fire. Naku, nagkakaubusan. And they're dropping like flies. Four down from the side of BJJ Thunder. Mabubuhay yung Bloodseeker. And mapapabuyback yung Lone Druid. GG. Wala na silang buyback eh. BJJ losing to EG for a chance sa playoffs. Grabe, no? Yan na nga. So, one more win Caster para sa EG. Caster Cam po. Woo! Joma. Alright. Caster Cam. Ang gwapo ni Joma. Click mo Caster Cam, guys. Pero eto na nga. Ganda yung combo. Maganda yung combo. At saka, ang ginawa kasi nila dun, since nga na medyo late, napalate sila eh. Inano muna din nila yung enough levels, enough items, saka sila nag-go. Tsaka yung talagang pagkaka-zone out nila din doon sa Bloodseeker, kita mo naman medyo irap na irap din sa item. So, eto lang yan eh. Bilib na bilib ako sa mga teams na kayang mag-shutdown ng AM, kayang manalo against a team na may anti-mage, na may
Abyssal Blade. Ha? So, naku, walang nanalo, draw. Na masakit. Draw daw, draw. Nag-crush yung PC ng lahat. But then, congratulations, naman. Ayoko, EG. So, congratulations, EG. One win away. Pasok na sila sa playoffs natin. So, sa mga nanonood dyan, maraming salamat. We'll be right back for game 2 right after this, right here at Wombo X Combo. Hey guys, over here at the All-Star Weekend, and I want to remind you, do not forget to watch twitch.tv/WomboXCombo, the actual people from Manila. English casters, no hype, all suck. These guys know what they're doing. So go over that and watch them. Woo! Hi guys, ako nga pala si Kuko ng TNC. Lagi niyong panoorin ang Wombo Combo kasi kinakas nila lagi yung Pinoy. Support Philippine team, support Philippine stream. Hey guys, this is Binabanda. Don't forget to watch twitch.tv, Wombo X Combo. Hi! Sup? You don't know me. I'm a really, really crap caster. But hello to everyone at Wombo X Combo. Hey, it's Merlini. Keep on watching Wombo X Combo on Twitch.